Hello mga boss at muli, welcome back sa aking channel. Sa araw na ito mga boss ay pag-uusapan natin yung about sa saranggola na naman. So meron akong saranggola dito, no. Ito yung dinedemo ko nung nakaraan kung paano ko siya nilagyan ng cellophane. So nalagyan na ito ng cellophane, pero maraming nagko-comment sa ating video paano daw gawin to. So may mga na-explain ako konti doon paano ko to ginawa, pero hindi siya yung detail. So ngayon ay i-detail ko ito paano siya ang pagkayas at ang paglagay ng tamang kawayan nito, ano bang kawayan ang gagamitin, at siguro yung mga konting tips and advice ko na rin kung gagawa ka ng ganitong saranggola. So first, ang una nating pag-uusapan, ang pinaka-importante sa lahat ng paggawa nito, yung kawayan. Nung gumawa ako nito mga boss, ang kawayan na ginamit ko ay yung fresh pa talaga, yung green pa yung kanyang balak. So may nagsabi hindi daw tama na ganun ang gamitin mo na kawayan, yung fresh na fresh. Nung kinayas ko siya, madali lang siyang makayas talaga. Yung pag ganyan mo ng kutsilyo, talagang matatanggal agad kasi sobrang fresh siya. So huwag yung sobrang fresh ang gagamitin mo. Tapos yung pagkayas, meron naman akong mga video, siguro ipa-flash ko na lang yung paano ako nagkayas nitong pakpak niya, itong body, itong kanyang pinaka-main na dito, yung skeleton niya, tsaka itong buntot. So mga boss, ang pagkayas ng dito sa pakpak, kasi ito, napaka-importante nitong pakpak na part, ito ang pinaka-main na dahilan kaya lumilipad yung saranggola mo. Dapat mga boss, pantay siya. May papakita lang akong video na pag ganyan mo sa kanya, yung bend niya, pareho sila. Kung nakikita niya yan, yan. Ipapakita ko na lang yung video paano ko ginawa, mga clips lang. So dapat pag bend mo sa kanya ng ganyan, dapat pantay silang dalawa, same din dito sa pakpak na nasa baba. Tapos yung nipisan mo siya, kasi yung pakpak dapat malambot. Hindi ko alam kung sobrang nipis na ba to, pero kung nakikita niya yan, ganyan kanipis. Itong aking saranggola, maliit lang to, siguro 2 feet lang to mga boss, 2 feet lang to ang laki. Tapos yung dito na side, ito dapat malambot kasi ibibend siya dito para yung dito na part parang pakpak ng eroplano. Tapos same din dito sa pakpak na nasa baba, ganun din siya, babawasan mo dito para magbend siya ng ganyan paghila mo nitong nylon. Tapos itong nylon, kung nakikita nyo, naglagay ako ng nylon dyan. Ganyan din yan siya, ang style niyan. Hindi ko alam kung bakit ganyan, pero yan ang nakita ko nung gumagawa yung aking tito, aking lolo. So ginaya ko na lang kasi kultura ito ng mga Pinoy. Magaling magawa mga Pinoy ng ganito. Yan. So yung pakpak, dapat pantay ang bend. Hindi ko alam kung pantay ba, kung nakikita nyo yan, pantay ang bend nila pagka binibend mo siya ng ganyan. Pantay siya, dapat hindi yung pagbend mo, kasi may gumagawa pagbend mo, yung dito bend masyado, tapos yung dito hindi nakabend. So ibig sabihin nun, kung hindi nakabend masyado yung dito na part, tapos yung dito nakabend, ibig sabihin bawasan mo yun hanggang sa magkapareho sila ng bend. Ganyan siya mga boss, ha. Same din dito sa baba. So yan, tapos na tayo dyan sa pakpak. Dito naman tayo sa katawan. Itong dito, ito siya, dapat matigas to. Hindi naman sobrang tigas, yung enough lang ang kanyang kapal. Kung nakikita nyo, mas makapal yan siya kaysa sa pakpak. Ayan, mas makapal yan siya kasi dapat matigas siya na part. Tapos dito sa buntot mga boss, yan, dito na part sa buntot, dapat manipis para mag-bend siya ng ganyan. Ayan. Ayan siya. Nipis yan dyan. Dito, matigas na to. Kung nakikita nyo, pag i-bend ko siya, dyan lang ang nabibend. Hindi nabibend yung body. Oh. Hawakan ko itong ulo. I-bend ko siya. Oh. Yung puwit lang niya, yung buntot lang ang nabibend. Yung body, dito banda, hindi. Kasi matigas to dito na part. So, tapos pag maglagay din kayo ng, kung yung design nyo ay half moon or yung buo lang na ganyan, or kung ano man, Batman, yung
buntot na part talagang dapat magaan. Kung nakikita nyo ito, diamond ng akin, manipis lang yung ginawa ko, maninipis na kawayan. Ayan. So para pag buntot malambot lang, pag ano ng hangin dito, mag bend din siya ganyan kasama yung dito na part. Ayan. So ganyan siya mga boss. Tapos ang pantali ko na ginagamit, nylon lang naman. Kung nakikita nyo yan, nylon lang yan. Tapos dito sa ulo, kadalasan, ang ginagawa ay yung ulo, maliit. Dapat mabigat yung ulo mga boss, kasi mayroon ding time, yan ang dahilan, hindi lumilipad ng maayos. Umiikot, kung nakikita nyo, nilagyan ko ng alambre, pang pabigat sa ulo. Ito, itong ano na ito, meron mga gumagawa na paganyan siya hanggang dito, malaki. Kumpurme na yan sa'yo kung anong gusto mo ako, mas gusto ko na ganito ang itsura niya. Meron ding iba, ganyan dito. Tapos, nilalagyan pa nila ng sumba, sumba ang tawag nila, yung tumutunog. Marami kasing nagre-reklamo, may mga gumawa niyan dito dati na sumba. Ang tawag sa amin dito sa Davao, paugong. Kung gumawa sila niyan, yung TV, kumukurap-kurap pagka tumutunog na yung sumba na ginagawa nila. So nagre-reklamo yung mga kapitbahay pagka naririnig yun. Hindi maganda sa signal ng TV. Ewan ko lang ngayon kasi digital na yung mga TV ngayon. Hindi ko alam kung maepektuhan pa rin ng signal nun. Pero yun. So ayan, itong tali dito sa gitna mga boss. Kasi pag wala to, pag hindi mo ito talian, ito, hindi ito mag-bend ng paganyan. So ito siya ang hihila sa pakpak pa ganyan. Tapos ganyan din dito sa bila. Yan. So itali mo lang yan siya. Ikaw nang bahala kung paano mo i-adjust na hindi siya magtabingi. So yan. Tapos siya nga pala, yung pagka-place pala nitong pakpak mga boss, ay nabaliktad ko to. Ang sabi ng mga nag-comment, tama nga, nakalimutan ko kasi ang tagal ko nung gumawa nito. Dapat yung kawayan na pakpak, yung balat niya dapat nandito sa taas. So ang nangyari, ang ginawa ko, yung balat, kung nakikita nyo, yan ang balat. Kasi ito, nakaganyan to siya, dito ang hangin. So ito yung harap. Dapat yung kawayan mo na sa pakpak banda, dapat nakadapa yan siya, yung balat niya nasa dito sa taas. Kasi ito yung balat ng ito, tama itong pagkagawa ko ng body. Yung balat niya nandito. Tapos yung kawayan na pakpak, yung balat din niya nandito. Mali yan, dapat nakadapa yan siya. Yung balat niya dapat nandito sa taas. So yun lang ang mali ko dito sa pagkagawa ko. Pero lumipad pa rin to mga boss. Lumipad siya. Nung first, may mga adjustment akong ginawa. Pinalitan ko yung buntot, nilagyan ko ng pabigat sa ulo, nilagyan ko ng balance ang silupin dito kasi nagda-dive siya dito, nilagyan ko silupin dito. Nakikita nyo naman sa video, may silupin siya dito na part para hindi siya mag-dive dito. Pero gumaganon pa rin siya, pero hindi na siya nagda-dive talaga ng tuluyan kasi may balance na dito, may bigat. So ayan, tips ko lang mga boss, advice ko, kasi pagka ganito kalaking saranggola ang gagawin mo, 2 feet lang, mahirap paliparin at saka mahirap timplahin. Mahirap siyang gawin na itong ganito kaliliit na sanggola ay lumipad. Mas maganda yung tagdalawang dipa ang gawin mo. Dalawang dipa or isang dipa. Yung isang dipa, tama na siguro, malaki na yon. Ito kasi, kita niya, dyan lang siya. 2 times ang size nito, mas maganda mga boss. Mas madaling paliparin, mas madaling gawin. So, kayo nang bahalang mag-adjust ng kayas nyo. Kasi pagka masobraan mo ng kayas, may nakita akong gumawa, paglipad nung saranggola niya, nasobraan niya ng nipis, nag-bend masyado, bend. Tapos nung lumakas talaga yung hangin, nabalik talaga yung kanyang saranggola, so nahulog yung kanyang saranggola. So yan. Tapos yung paglagay ng cellophane nito, meron akong paraan, ang link sa description lang nakalagay, yung video na yun, nasa description lang ang link. Tingnan nyo na lang kung interested kayong manood nung paglagay nito ng ano, kasi meron na sana itong cellophane, tinanggal ko para i-demonstrate lang sa inyo mga boss, kasi maraming nagtatanong paano ba. So yan, shout out kay Jenalyn Hilia,
Jun Ray Barrera, Ralph Mark Ortiza, si Kuya Mo Jay, Dalonian Wind, Jopet Pasikaran, Charlie Ubanan, Gian Tapa Gaming, Mahinang Gamer, Arkili Cantuba, JR Gabion, Darrell Salgado, Dennis Camputo. At hanggang dyan ang ating video, mga boss. Sana ay may natutunan kayo at lumilipad na yung saranggola na yung gagawin ngayon. Salamat sa support sa aking channel, mga boss. Hanggang sa susunod kong video. Paalam. Stay home, please. Peace.